Sa nakaraang video ay tinalakay natin kung paano umusbong ang kabiyasnan ng Roman sa kasaysayan. Ngayon naman ay ating pag-uusapan kung paano lumawak ang kapangyarihan ng Roman. Sa ilalim ng Republika, unti-unting sinakop ng mga Roman ang mga karatig lugar nito. Noong 265 BCE, matagumpay na napa sa kamay ng mga Roman ang buong Italian Peninsula maliban sa Po Valley. Matapos makapangyari sa Italian Peninsula, ninais ng mga Roman na maging pinakamakapangyarihan sa riyong Mediterranean. Ninais din nila na makamit ang kontrol sa kalakalang pandagat sa naturang rehiyon. Upang maisakatuparan ito, tinignan ng Rome ang Sicily bilang mahalagang bahagi ng layuning imperialista nito. Naging mahigpit na katunggali ng Republika ang matatag na Imperyong Carthaginian sa hangarin nito. Ang tunggalian ng Rome at Carthage para sa Sicily at sa kanlurang Mediterranean ay humantong sa unang Punic War noong 264 BCE. Nagtagal ang digmaang ito ng 23 taon. Noong 241 BCE, nagapi ng Rome ang Carthage at nakamit ang Sicily bilang unang lalawigan ng Republika sa labas ng Tangway. Sa pagnanais na maipagiganti ang pagkagapi ng Carthage sa Rome, pinamunuan ng general ng Carthaginian na si Hannibal ang hukbo ng 59,000 na sundalo at 60 na elepanteng pandigma upang sugurin ang Rome. Upang linlangin ang kalaban, nilandas ng hukbo ni Hannibal ang mahabang ruta mula Spain, France at patawid ng Alps upang sakupin ang hilagang Italy. Ito ang nagudyat sa pagsiklab ng ikalawang Punic War noong 218 BCE. Nakamit ng mga Carthaginian ang pinakamalaki nilang tagumpay sa Cannae noong 216 BCE. Samantala, nakatagpo ng katapat si Hannibal kay Scipio, general ng konsul ng Rome. Sa estratehiyang ipinatupad ni Scipio, napilitan si Hannibal na umatras patungong Carthage upang ipagtanggol ito laban sa sumasalakay ng hukbong Roman. Nagwakas ang ikalawang digmaang Punic noong 202 BCE. Noong 149 BCE ay sinalakay ng mga Roman ang Carthage at nagsimula ang ikatlong digmaang Punic. Ito ay bunsod ng pambubuyo ng maimpluwensyang senador na si Cato sa mga Roman na wasakin ang Carthage. Sinunog ng mga Roman ang lungsod at ipinagbili bilang alipin ang may 5,000 naninirahan dito. Ang Carthage ay ginawang lalawigan ng Rome. Bandang 70 BCE, nakamit ng Republika ang tugatog ng kapangyarihan. Matapos makapangyari sa kanlurang Mediterranean, ay pinalawig nito ang kapangyarihang pasilangan. Sinakop nito ang Macedonia, Greece at Pergamon sa Anatolia. Sa panahong ito, itinuturing ng mga Roman ang Mediterranean Sea na Mare Nostrum o ang aming dagat. Kasabay sa paglawak ng teritoryong Roman ay naharap din ito sa mga suliraning nagpahina sa katatagan ng Republika. Lumaki ang agwat ng mayayaman at mahihirap. Sa panahong ito, tumaas ang bilang ng mahihirap sa may sangkapat ng kabuuang populasyong Roman. Ito ay dahil sa pag-iral ng korupsyon at katiwalian sa pamahalaan. Kasabay rin nito ang pagkakaroon ng latifundia o yung tinatawag na malalaking hasyenda ng mayayaman na nagmamay-ari ng lupa. Lumawak ang sakop ng mga latifundia mula sa pagsamsam ng mga nasakop na lupain o ng mga sakahang naiwan ng mga sundalong sumabak sa digmaan. Maraming bihag ng digmaan ang naging alipin sa mga latifundia. Nawala ng sakahan, tirahan at kabuhayan ang maraming sundalo at karaniwang magsasaka. Nakadagdag sa latifundia ang mga ipinagbiling lupain ng mga magsasakang nawalan ng kakayahang panatilihin ang kanilang lupain matapos ang digmaan. Ang kalagayang ito ang pinagmula ng tensyon sa pagitan ng mayayaman at mahihirap sa lipunan ng Roman. Dalawang tribune ang nagnais na malutas ang suliranin sa kahirapan. Sila ang magkapatid na Gracchus, sina Tiberius at Gaius. Iminungkahi ni Tiberius na liitan ang sukat ng mga latifundia at ipamahagi ang labis na lupain sa mahihirap at sinuportahan naman ito ni Gaius.
kapwa bigo ang dalawang reformista sa kanilang hangarin. Kapwa ring marahas ang kanilang pagkasawi. Nabalot ang Rome ng mga digmaang sibil. May mga general na naggamit ng kapangyarihan matapos bilhin ang katapatan ng mga sundalo kapalit ng pangako ng lupain at salapi. Dalawa sa mga general na ito ay sina Gaius Marius at Lucius Cornelius Sulla. Mula 88 hanggang 82 BCE ay nagharap ang hukbo ng magkabilang panig sa isang digmaang sibil na sa huli ay pinagwagian ni Sulla. Matapos nito ay itinalaga ni Sulla ang sarili bilang diktador. Nagpatuloy ang mga digmaang sibil sa republika nang dahil sa tunggalian para sa kapangyarihan. Dagli itong nagwakas nang naging konsul si Julius Caesar noong 59 BCE. Nagsanib puwersa siya at ang mga general na si Marcus Licinius Crassus at Pompey upang pamunuan ang Rome. Sila ang tinaguriang unang triumvirate. Matapos manungkulan bilang konsul, itinalaga ni Caesar ang sarili bilang gobernador ng Gaul na kasalukuyang France. Matagumpay niyang pinamunuan ang kampanyang sakupin ang buong Gaul. Dahil sa kanyang husay sa pamumuno at tagumpay sa digmaan, ay hinangaan si Julius Caesar ng kanyang hukbo at ng mga mamamayang Romano. Ikinabahala ni Pompey ang lumalakas na impluwensya ni Caesar. Inudyukan niya ang Senado na ipag-utos kay Caesar na buwagin ang kanyang mga legion at magbalik ng mag-isa sa Rome. Subalit hindi sinunod ni Caesar ang mga utos. Sa halip ay pinangunahan niya ang kanyang hukbo patawid sa Rubicon River sa Italy patungo sa Rome. Sa aksyong ito ni Caesar ang nagudyat sa panibagong digmaang sibil sa Rome. Tumakas si Pompey palabas ng Rome. Ginapi naman ni Caesar ang mga hukbo ni Pompey sa Greece, sa Asia, sa Spain at sa Egypt. Sa pagbabalik niya sa Rome noong 46 BCE ay itinalaga siyang diktador ng Senado. Noong 44 BCE naman ay itinanggal siyang diktador panghabang buhay. Dito din ipinahayag niya ang tanyag na katagang Veni, Vidi, Vici na nangangahulugang I came, I saw, I conquered. Bilang pinuno na may ganap na kapangyarihan, nagpatupad si Caesar ng mga reforma, kabilang na ang mga sumusunod. Pagbibigay ng pagkamamamayan sa mga tao sa mga lalawigan ng Rome. Pagtulong sa mahihirap sa pamamagitan ng paglika ng mga hanap buhay. Pagtatatag ng mga kolonya upang makapagmay-ari ng lupa ang mga walang lupa. At pagdaragdag sa sahod ng mga sundalo. Ikinabahala ng maraming opisyal ng republika ang lumalakas na kapangyarihan ni Caesar. Pinangangambahan nila ang kapangyarihang ito ang magtatanggal sa kanilang impluwensya at katayuan sa lipunan. Nagsabuatan ang mga senador sa pangunguna ni Marcus Janius Brutus at Gaius Cassius. Noong 15 ng Marso, taong 44 BCE, ay isinakatuparan ang planong pagpaslang kay Julius Caesar. Muling nasangkot sa digmaang sibil ang Rome matapos mamatay ni Julius Caesar. Tuluyan na rin bumagsak ang Republika ng Rome. Nagwakas lamang ang kaguluhan nang magsanib puwersa ang tatlong taga-suporta ni Caesar, si Octavian na grand nephew at ampo ni Caesar, at ang general na si Mark Antony at ang makapangyarihang politiko na si Lepidus. Sila ang bumuo ng ikalawang triumvirate. Tulad ng unang triumvirate, nauwi rin sa tunggalian para sa kapangyarihan ang ikalawang triumvirate. Sa pilitang pinagretiro si Lepidus, sumiklab naman ang isang digmaan sa pagitan ng mga puwersa ni na Octavian at Mark Antony. Inakusahan ni Octavian si Mark Antony ng paikipagsabuatan kay Reina Cleopatra ng Egypt upang pamunuan ang Rome. Noong 31 BCE, nagwagi ang puwersa ni Octavian laban sa hukbo ni na Mark Antony at Cleopatra sa labanan sa Actium. Kalaunan ay nagpakamatay ang magkasintahan. Bumalik si Octavian sa Rome at tinanghal na imperator o supreme military commander. Tinanggap niya rin ang titulong Augustus na nangangahulugang ang dakila. Sa kanyang pamumuno mula 27 BCE hanggang 14 CE, ay hinatid niya ang Rome sa pagiging pinakamakapangyariang imperyo sa buong rehiyon ng Mediterranean. Sa pamumuno ni Augustus Caesar,
ay tinamasa ng Rome ang kapayapaan at kasaganahan. Tinagurian ng panahong ito na Pax Romana o Kapayapaang Roman. Tumagal ito ng mahigit 200 years. Kinakitaan ang Pax Romana ng pag-unlad sa ekonomiya. Naging mayabong ang kalakalan sa imperyo. Umangat ang kabuhayan ng mga karaniwang mamamayan. Naging madali at ligtas ang paglalakbay sa lupa at sa dagat. Bunsod ito ng pinaghusay na sistema ng transportasyon at komunikasyon sa imperyo. Dahilan din ito upang lumaganap ang Kristyanismo sa panahong ito. Nagtamasa ang kababaihan ng higit na kalayaan at karapatan sa lipunang Roman noong Pax Romana. Nakapag-ari sila at nakapaghahanap buhay. Gayunpaman ay wala pa rin silang karapatang bumoto. Pribado ang pag-aaral ng mamamayang Roman. Pinag-aaralan nila ang mga geometry, astronomiya, pilosopiya at pagtatalumpati. Pagsulat, pagbasa at pag-compute ang itinuturo sa mga karaniwang mag-aaral. Sumigla ang panitikang Romano noong Pax Romana, kabilang sa mga naging tanyag na Roman sa larangang ito ay ang mga sumusunod. Cicero, isang senador na Roman na may akda ng mga talumpati at aklat sa retorika. Sumulat din siya ng mga political at philosophical na treatise. Ang kanyang mga akda ay mahalagang pinagmumulan ng mga impormasyon tungkol sa kalagayang politikal ng kanyang panahon. Ang ikalawa ay si Ovid, ang may akda ng Metamorphoses, isang kalipunan ng mga berso na batay sa mitolohiyang Greek. Ang ikatlo ay si Virgil, ang may akda ng Aeneid, isang tulang epiko na mahihahalintulad sa akda ni Homer. Ang ikaapat ay si Livy, ang may akda ng kasaysayan ng Rome na dumadakila sa mga sinaunang Roman. Ang ikalima at huli ay si Tacitus, isang historyador na tumuligsa sa paniniil ng mga Julian Emperor. Katulad din ng mga Diyos at Diyosang Greek, ang sa mga Roman, bagamat iba ang naging katawagan sa mga ito, si Jupiter ang Diyos ng kalangitan, asawa niya si Juno, Diyos ng karagatan si Neptune, Diyosa ng karunungan si Minerva, at si Mars naman ang Diyos ng digmaan. Bagamat maraming Roman ang nagtamasa ng kasaganaan noong Pax Romana na natiling malaki ang agwat ng mamamayan at mahihirap. Upang maiwasan ang mag-alsa ang malaking bilang ng mahihirap, nagpatupad ang pamahalaan ng mga pagdiriwang at paglilibang. Noong 160 CE, umabot sa 130 ang mga pagdiriwang sa imperyo bawat taon. Mayroon ding mga karera ng chariot at labanan ng mga gladiator sa isa't isa o sa mga mababangis na hayop. Ang gladiator ay karaniwang alipin o bilanggo. Nagwawakas ang isang labanan kalimitan sa pagkasawi ng isa sa mga mandirigma. Isinasagawa ang mga labanan ng gladiator sa Colosseum na ipinatayo noong 80 CE. Ipinagawa rin ang isang stadium para sa karera ng mga chariot, ang Circus Maximus. Ilan pang estruktura ang ipinatayo ng mga Roman, ang Pantheon, Aqueduct at ang Appian Way. Ang Pantheon ay ang templo na ipinatayo ni Hadrian mula 118 hanggang 128 CE. Ang Aqueduct ay estrukturang nagdadala ng tubig mula sa mga ilog patungo sa mga lungsod. Ang Appian Way naman ay ang pangunahing kalsada na nag-uugnay sa Rome sa timog silangang Italy. Si Augustus Caesar ang tinaguri ang pinakadakilang emperador ng Pax Romana. Matapos ang kanyang pamumuno, dahil sa kawalan ng batas sa Rome hingil sa pagtatalaga ng emperador, ay muling nabalot ang imperyo ng mga digmaang sibil. Napasakamay ng Senado at ng hukbong sandatahan ang kapangyarihan sa pagpili ng bagong emperador. Mula 14 hanggang 68 CE, pinamunuan ang Imperyong Roman ng apat na emperador na mula sa angkan ni Augustus Caesar. Tinagurian silang Julian Emperors. Sila ay sina Tiberius, Caligula, Claudius at Nero. Naging mapang-abuso at mahihina ang mga Julian Emperor. Ang tagapagmana ni Augustus Caesar, ang diktador na si Tiberius, ay kinatakutan dahil sa kanyang kalupitan. Samantala si Caligula naman ay may mahinang pag-iisip. Mahina at matatakotin si Claudius. Malupit na pinuno at maaaring wala rin sa katinoan naman si Nero. Mula 69 hanggang 96 CE, nakamit ng pamilyang Flavian ang pamamahala sa imperyo.
Sila ay sina Vespasian, Titus at Domitian. Sa ilalim ng dinastiyang Flavia, isinaayos ang patakaran sa pananalapi at nakapagtayo ng mga infrastruktura tulad ng mga pampublikong paliguan at amphitheater. Sumunod na pinamunuan ang imperyo ng tinaguriang limang mauhusay na emperador. Sila ay sina Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius at Marcus Aurelius. Si Nerva ang nagpasimula ng pagmamana ng katungkulan sa pagiging emperador. Nagpamahagi siya ng lupa sa mahihirap. Pinagtuunan rin niya ang edukasyon. Sa ilalim ng pamumuno naman ni Trajan, lumawak ang teritoryo ng imperyo sa pinakamalawak na sakop nito. Pinalakas naman ni Hadrian ang hukbong Roman at pinatatag ang mga hangganan ng imperyo tulad ng halimbawa sa pagpapagawa ng Hadrian Wall sa Roman Britain. Samantala, sa pamumuno naman ni Antoninus Pius na panatili niya ang kasaganahan at kapayapaan sa imperyo. Sa kanyang panahon, walang naitalang digmaan, rebelyon at pagmamalupit sa imperyo. Si Marcus Aurelius naman ay isang pilosopong Stoic na nagtaguyod ng pamumuhay ng ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Sa kanyang kamatayan noong 180 CE, nagwakas ang Pax Romana at nagsimulang humina ang Imperyong Roman. Naging maluluho at maihinang pinuno ang mga sumunod na emperador kay Marcus Aurelius. Ang malimit na pagsiklab ng mga digmaang sibil sa tuwing magpapalit ng pinuno ay nakaapekto hindi lamang sa politikang Roman, kung hindi maging sa ekonomiya nito. Malaking pasanin din sa imperyo ang malimit na pananalakay ng mga tribong Germanic sa mga hangganan nito. Upang maprotektahan ang imperyo, gumugol ng malaking halaga ang pamahalaan. Isang dahilan ito sa paglaganap ng kahirapan at kagutuman sa imperyo. Subalit, dagling nanumbalik ang sigla ng Imperyong Roman sa pamumuno ni na Diocletian at Constantine. Noong 284 CE, naluklok na emperador si Diocletian. Upang higit na maayos na mapangasiwaan ang imperyo, hinati ni Diocletian ang imperyo sa dalawang bahagi, ang silangang Imperyong Roman na pinamamahalaan niya at ang kanlurang Imperyong Roman na pinamahalaan ng kanyang katuwang na emperador na si Maximian. Upang ibalik ang karangalan at katatagan ng imperyo, nagpatupad si Diocletian ng mga reforma. Tinaasan niya ang bilang at sahod ng mga legionary. Ipinatupad niya ang Edict of Prices na nagtakda ng pinakamataas na presyo ng mga produkto. Ipinagbawal rin niya ang pagpapalit ng mga mamamayan ng hanap buhay at pag-iwan sa kanilang lupang pansakahan. Matapos mapasakamay ni Emperador Constantine ang kanlurang bahagi ng Imperyong Roman, ay muli niyang napagbuklod ang Imperyong Roman. Si Constantine ang unang Kristiyanong emperador ng Rome. Tulad ni Diocletian, pinagtuunan din ng pansin ni Constantine ang silangang bahagi ng imperyo. Ipinagpatuloy rin niya ang mga reformang ipinatupad ni Diocletian. Sa mga panahong ito, unti-unting nalipat ang katanyagan at kapangyarihan ng imperyo mula sa Rome sa kanlurang Imperyong Roman tungo sa kabisera ng silangang Imperyong Roman. Noong 330 CE, inilipat niya ang kabisera ng silangang Imperyong Roman sa Byzantium na sa kasalukuyang tinatawag na Istanbul sa Turkey. Kalaunan ang lugar na ito ay tinagurian ang lungsod ni Constantinople bilang parangal kay Constantine. Tuluyang humina ang Imperyong Roman nang salakayin ito ng mga tribong Germanic mula sa hilagang bahagi ng imperyo noong mga taong 300 CE. Bagamat nabilang sa iba't ibang tribo, pinagsaluhan ng mga pangkat ang wikang Germanic. Tinagurian sila ng mga Roman na barbaro na nangangahulugang hindi sibilisado. Sinalakay ng mga Visigoth sa pamumuno ni Alaric ang Rome noong 410 CE. Kalaunan ay nagtungo sa Gaul at Spain ang pangkat na ito at doon ay nagtatag ng kaharian. Nagtungo naman ang mga Ostrogoth sa Italy noong 488 CE. Doon sila nagtatag ng kaharian sa pamumuno ni Theodoric the Great noong mga huling taon ng ikalimang siglo. Sa pamumuno ni Attila ay sinalakay ng mga Hun ang Rome noong 452 CE. Subalit dahil sa pagkamatay ni Attila,
ay hindi nila tuluyang nasakop ang Rome. Nagtungo naman ang mga Vandal sa Spain at Africa. Sa pamumuno ni Genseric ay sinakop ng pangkat na ito ang Rome noong 455 CE. Sinalakay rin ng pangkat ng mga Jute at Anglo-Saxon ang Roman Britain noong ikalimang siglo ng CE. Nagtatag naman ang mga Frank ng kaharian sa Gaul. Dahil dito, nawala ng kapangyarihan ang emperador ng Roman sa malaking bahagi ng imperyo. Nalimitahan din ang kanyang impluensya sa Rome. Tuluyang bumagsak ang Rome noong 476 CE nang salakayin ito ni Odoacer, isang mandirigmang German na naging unang hari ng Barbaro. Pinatalsik niya sa trono ang huling emperador ng mga Rome na si Romulus Augustus. Ang pangyayaring ito ang nagpabagsak sa kanlurang imperyo ng Roman. Sa videong ito ay ipinaliwanag namin kung paano naabot ng imperyong Roman ang tugatog ng kanilang kasaganahan, maging ang kanilang unting-unting pagbagsak sa kasaysayan. Nawa sa videong ito ay marami kayong napulot na kaalaman patungkol sa kabiyasnan ng Roman. Maraming salamat!